mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panic sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa, sa mga siwang ng tahanan, at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mga gat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerteng bagay at kapaki-pakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamiting pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam. Dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Weaver ants, green ants, ay kupila o mas kilala nga natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito, sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na 100 pugad o bahayan sa mga puno sa gubat. Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang maliliit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Kapaki-pakinabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas, sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito? Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul nga ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan, at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamitin panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan, ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay ibalot sa pulang pouch at parating dalhin at gamitin panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Nakakita ka na ba ng bato, buhat sa bahay ng mga bubuyog? Sa bahay ng pukyutan, unang tinatawag nga nating honeybees. Dahil kung makakuha ka nito, ay napakarami nitong bisa at maaari mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang kakaibang gamit na maaaring makuha buhat sa bahay ng mga bubuyog. Saan-saan mo nga ba ito magagamit? At papaano ito aalagaan? Kaya kung isa ka ring magmumutya o antingero at mahilig sa mga videong kagaya nito, ang videong ito ay para sa iyo.
Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakatikim ka na ba ng pulot o ng honey? Isang likido na buhat sa espesyal na hayop na kung tawagin nga ay bees o mga honeybees. Napakatamis nito, masustansya at maraming health benefits. Kung kaya naman, mataas din ang katumbas nitong halaga. Ang pinakamahal ngang pulot o honey sa buong mundo ay ang tinatawag na Manuka honey, na libu-libong dolyar ang presyo dahil sa isang lugar lamang sa buong mundo ito makukuha, at ito ay sa New Zealand. Kadalasang namamahay ang mga bubuyog o ang mga honeybees sa mga puno, sa mga bungad ng kuweba, sa mga butas ng kahoy, at sa mga masisikip na bitak ng lupa o bato. Ang ilang bubuyog naman ay gumagawa ng mga pabilog na bahay sa mga ilalim ng malaking dahon ng kahoy. At hindi gaya ng mga honeybees, ay wala silang kakayahang gumawa ng honey o ng pulot. Subalit gaya ng karamihang mga bubuyog, ay napakasakit nga nilang mga gat at tiyak na mamamaga ang alinmang bahagi ng katawan mo na kanilang matataniman ng kanilang kisot o kagat. Subalit marami pa ring mga sumusugal para lamang makaharvest o makakuha ng masarap nitong pulot. Beehive naman ang tawag sa ginagawang bahay ng mga honeybees. Dito nila inilalagay ang kanilang mga itlog, ang mga larva, habang ito ay nagsisilaki, at gayon din ang pulot o honey, na buhat naman sa mga nectar ng halaman at bulaklak. Subalit kung magkataon na makasumpong kayo ng isang bato o isang solidong mineral sa kanilang bahayan, na ani mo'y naging batong pulot o bahagi ng kanilang bahay, ay kunin mo ito. Sapagkat napakahusay nitong pampaswerte sa buhay, sa pag-ibig, at lalo na nga sa paghahanap ng trabaho. Magagamit din ito bilang pantaboy ng mga masamang elemento, kaya mainam na isama ito sa inyong mga tangang pangontra o mga amulet. Napaka-rare lamang na makahanap ka nito. Kaya kung makasumpong ka nga nito, ay ingatan at maaari mong ibabad sa pulot habang nakalagay sa munting sisidlan. Ikaw, gusto mo rin bang magtangan nito? Sa inyong lugar, may mga bahay pa ba ng honeybees o sa kasamaang palad ay nakaranas ka na rin bang makagat nito? Nakatikim ka na ba ng natural at purong pulot-pukyutan o honey? Sapagkat ito ay mayaman nga sa mga sustansyang kailangan ng ating katawan. Una na nga bilang panlaban sa infeksyon at para sa masiglang puso. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang honey o ang pulot nito mismo ang masustansya, bagkos pati na rin ang pinagkukunan nito o ang tinatawag na honeycomb o bahay ng bubuyog o bahay ng honeybees. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang mga benepisyong dala ng pagkain mo at pagkonsumo ng bahay ng pukyutan, at kung bakit nga ba ito ay kailangan mo ring matikman. Honeycomb, dugos, beehive o bahay ng pukyutan kung tawagin. Ito nga ay pinagkukunan ng matamis at masarap na honey. Subalit madalas ay kinakailangan mo munang suungin ang napakaraming bubuyog o mga pukyutan bago mo nga makuha ang masarap at matamis nitong honey. Kung kaya naman, madalas nga ay mas pinipili na lamang nating bumili sa mga ibinebenta sa tindahan. Subalit, hindi ka nga nakasisiguro kung ito ay puro at walang halong tubig o kaya naman ay asukal, sapagkat ang purong pulot pukyutan o honey ay full pack sa mga masustansyang nutrients, at gayon din naman ang bahay nito o ang honeycomb. Batid mo ba na ang mga bahay ng bees ay masarap nguyain, na chewy, gaya ng gum? Ito ay nagtataglay ng long chain fatty acids na maganda sa ating mga puso at nagpapababa rin ng cholesterol level.
Ito rin ay mayroong natural na mga alcohol content na mainam sa kalusugan. Kaya nga mapapansin mong medyo malalasing ka nga kung maparami ang konsumo mo nito. Maaari mo rin itong gawing alternatibong sugar para naman sa mayroong mga diabetes. At dahil ang honeycomb ay mula nga sa mga wax na napuproduce ng mga bees at inihahalo nila sa honey at mga pollen buhat sa mga bulaklak, kaya naman ito ay isang natural at organikong pagkain na nag-uumapaw sa sustansya. Mayaman din ito sa mga carbohydrates at antioxidants na kailangan ng ating katawan. 3-4 na ulit ngang mas masustansya ang natural na pulot buhat mismo sa bahay nito kesa sa mga nabibili na nakaproseso na. Mainam rin para sa mga batang inuubo ang pagkain ng bahay ng pukyutan. Subalit tandaan na makasasama naman ito sa mga baby o mga sanggol sapagkat maaaring magdulot ito ng karamdamang tinatawag na botulism. Mainam rin sa ating atay ang pagkain ng bahay ng pukyutan sapagkat ang mga beeswax alcohols na tinataglay nito ay magpapaganda sa kondisyon ng ating atay. Maaari mo ngang gawing palaman sa tinapay o flavor sa mga dessert ang honeycomb mismo. Pwede mo rin ihalo sa salad o sa mga hiniwang prutas. Tandaan na the more na mas darker ang kulay ng honeycomb, ito ay mas mayaman sa antioxidant. Maaari mo rin itong iimbak hanggang 1 taon sa room temperature o kahit frozen man. Subalit tandaan na dahil ito ay matamis at kahit pa ito ay natural sweetener, marapat na kumonsumo lamang ng sapat at hindi sobra-sobra sapagkat maaaring ito ay makasama rin. Hindi ba't marami palang pakinabang ang bahay ng mga bees o pukyutan? Ikaw, mayroon ka bang idea kung papaanong malalaman kung sariwa ang honey at walang halong asukal o syrup? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.